Good day, Grade 10. For today's lesson, pag-uusapan natin ngayon ang 21st century art. So, kung mapapansin nyo, based dito sa picture natin, or dito sa ating first page ng ating slide, first slide natin, ay makakita kayo ng iba't ibang uri ng art na may kinalaman sa computer. Okay? So, yan ang mga bagay class na pag-uusapan natin today. Pero, but before that, let me show you first the art before. So, ano yung mga naging step-by-step na nangyari or improvement na nangyari sa art na kung papaano na napapagalaw na yung art ngayon, sa panahon natin ngayon, at sa kung paano nag-umpisa siya sa pagguhit lamang gamit ang bato at ang kanilang canvas ay bato rin. So, ito meron tayong hinandang video for that. History ng art. The history of art in 3 minutes. The oldest art we know of is about 40,000 years old. It was painted on cave walls or sculpted from rocks and consisted mainly of people killing animals or each other. O yan o. Dito pa lang class, mapapansin na natin na ang pinag-umpisahan ng art nila, ang kanilang canvas o ang kanilang papel noon, bato, inuukit nila sa bato kung ano yung mga nangyayari. An exception to that rule is the famous Woman from Willendorf, an abstract sculpture of a faceless obese lady wearing no clothes except a shower cap. After a while, people started to write things down, and proper history began. Civilization. Okay, so ibig sabihin, nung unang panahon daw, nagkakaroon ang art or ang kanilang art appreciation or ang kanilang art expression rather, ang kanilang art expression is through stone. Okay, hanggang sa lumipat na yung kanilang expression through papers, then dun na nag-umpisa ang lahat. Developed in Egypt, Persia, Mesopotamia, Greece, Rome, India, and China. This highly significant period in art history gave the world pots, earthenware, crumbling temples, more pots, gods, warriors, warriors on pots, cats, god cats, and god cats on pots. In the Middle Ages, the West was dominated by the Church, who disputed the validity of all the old gods and says there was in fact only one. Art could no longer feature unrealistic things like multi-limbed elephant dancers or winged bearded man horses, but had to be about things that happened in the Bible. This more realistic, down-to-earth approach gave us morose men in yellow hats, morose men in pink shawls, and lots of glowing babies. Then came the Renaissance and a return to the material world. Real-life places were rendered in three dimensions, convincing use of perspective became widespread, and the human body was shown as it really is. Many images, however, remained religious in nature, and so also featured flying men with laser beam eyes. Done realistically. Eastern art continued to develop in its own distinct way, often showing scenes from nature or the everyday world, like mountains, people kissing, or men in dressing gowns getting angry at other men in dressing gowns for riding albino dogs. Then came modern art and the dawn of the isms. Impressionism, Expressionism, Cubism, Dadaism, Surrealism, and other isms too numerous or rude to mention. The experiences of global war, the march of technological progress, and the popularization of theories about the universe and the human mind, as espoused by the likes of Einstein and Freud, left their indelible mark on our species. The artistic gloves were off and it was time to experiment. Shapes, splats, blocks of color, ghost pokes, weeping women, fluorescent lights, urinals, and unmade beds, all could be considered art in this brave new world. People argued the point, saying some modern art was shit, and some of it really was. Modern art! Look at it! It's fucking shit! Art today is a many-headed creature. The need to create is clearly part of the human condition, an unquenchable desire which is as old as our species and quite probably embedded in our DNA. As innate to us as eating, fighting, and laughing at other people's misfortune. But it's also big business. You're equally likely to see famous artwork on a mug, a t-shirt, or in a boardroom as in a gallery. The rise of cinema, television, and the internet has led to a dissemination of a common visual culture into every corner of the globe, while the giddying pace of technology's ceaseless progress has democratized the entire means of artistic production, meaning we can now plug into an all-encompassing, worldwide maelstrom of information at any time we like, and watch a load of jumping badgers. Hi.
Okay? So, kung napansin nyo, class, ang pinag-umpisahan ng art noong unang panahon, nag-uumpisa silang gumuhit sa bato hanggang sa nag-shift sila sa papel, hanggang sa papel, naging 2D na, hanggang sa napapagalaw na nila, hanggang sa naging 3D, at the rest is history. Okay? So, ngayon namang 21st century art, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang technology-based art. Okay? So, ano ba ang technology-based art? From the term itself, technology-based is yung art na yan ay naka-based basically sa technology. Okay? So, from the term itself, so isa siyang uri ng art na kung saan nakabatay ito sa technology. Okay? So, ano ang dalawang uri niya para ma-identify mo or how do you consider this art is a technology-based art? Number one, dapat ang art is computer-generated or art-generated. What do you mean by that? Ang ibig sabihin nito, class, itong art na ito ay nanggaling or it generates through computer. Kumbaga computer-based, parang ganun, technology-based, computer-based. Kumbaga nanggagaling lahat ng outcome niya, yung output mo, through computer. Okay, that's number one. Number two, it is computer-manipulated. Ibig sabihin ba niyan, sir, pinagagalaw ng computer? Partly, yes. Pero ang ibig sabihin ng computer-manipulated class, hindi lamang pinagagalaw ng computer, kung hindi lahat ng mga tools na gagamitin mo ay galing sa computer or nasa loob ng computer. Whether it is brush, paint, canvas, etc. Kasama na rin dyan yung picture enhancement. Ano pa? Yung literal na pagmamanipulate ng art, which is yung animation. So, lahat yan, class. So, again, ang technology-based art is isa siyang uri ng art na kung saan naka-base or ang ginagamit mo ay ang technology. Okay? Dalawang uri yan, computer-generated, na ibig sabihin ay lahat ng output mo, lahat ng mga matatapos mo na art, ay lahat ay manggagaling or lahat ay nanggaling sa computer. Okay? Pangalawa, manipulated by computer as well. Ibig sabihin, lahat ng gagamitin mo to accomplish or to generate art is lahat manggagaling din sa computer. Okay? So, ganun lang yung logic niya. Okay? So, next. Through the centuries, visual artists use actual brushes and palettes. Okay? So, ako nga, mas naniniwala ako na dapat ang through centuries, artists use stones, dapat ganun yan eh. Pero visual artist kasi ang sinabi niya dito. Visual artists use actual brushes and palettes. Alam niyo ba, class, based doon sa video na pinresent ko sa inyo, masasabi ko na yung mga tao sa Egypt, yung mga nag-paint or hindi naman nag-paint, kundi yung parang nag-carve ng mga images sa stone para makita yung mga scenario nila, ay masasabi mo ang style nila ay impressionism. Tama? Kasi ang makikita mo dun sa artwork nila na nasa bato, na inukit nila, ay ang nakalagay doon, mga images doon, ay kung ano ang mga nangyayari sa kanilang sitwasyon o sa kanilang society. Like, yung mga tao nagbubuhat ng mga malalaking bato, hinahatak yung malaking bato. Ano pa? Doon nga din, class, isa sa mga basihan kung paano natin nasabi paano nagawa ang pyramid sa Egypt is through their arts. Tama? Nakikita nyo, yung mga maraming tao hinahatak yung bato. Okay? Ang gamit lang nila dyan ay lubid. Pinadudulas nila sa lupa para maiangat nila. Grabe, napakahirap niyan, class. Tapos, yung paraan ng kanilang ng pagsasaya, ng kanilang pamumuhay, lahat through stone. Kaya masasabi ko na ang kanilang art style is impressionism. Okay? So, bar tayo dito.
Through the centuries, sa paglipas ng panahon ng mga visual artists ay gumagamit ng mga brushes, palettes, and whole arrays of paint inks. Ayun na sumulat nito. Ay, kulay puti pala. Array of ink pinks and natural pigments applied to paper, canvas, fabrics, walls, and ceilings. Okay? Pero ngayon, computer artists employ the ever-expanding powers of image manipulation. Katman natin dito. Ngayong class, masasabi natin na kapag ang isang artist gumamit ng computer, ang tawag sa kanya ay, basically, computer artist. So, yung mga alam ko, yung iba sa inyo, computer artist na rin yan. Tama? Kasi yung pag napapapasa ako ng mga artwork, sabi, sir, pwede bang gumamit ng digital art? Okay. So, ang tawag sa kanila ay computer artist. Ngayon, class, mas lumalawak na ang kanilang scope. Bakit daw? Based on this definition. Bakit daw yung mga computer artists ay nagkakaroon ng ever-expanding powers of image manipulation? Ano ang nagiging dahilan? Kasi, una class, yung mga application na kailangan to produce this kind of technology-based art ay napaka very accessible na siya. Tama? Ako sa iPad ko, ako kasi class, ang iPad ko ay, sabihin ko lang yung brand ha, iPad Pro 2020. Okay? Kaka-release lang itong iPad ko nitong June. So, bumili din ako ng Apple Pencil. Okay? So, lahat ng mga application for you to produce a technology-based art is very easy na, no? Yung mga application na kailangan mo, ida-download mo na lang sa App Store yan. Okay? So, sa mga Android phones naman or sa mga Android na mga tablet na ginagamit nyo na Android, ang alam ko ang store nyo is Play Store, tama ba ako? Play Store ang ginagamit nyo para to download such applications, no, whether it is social media platforms or whether kahit ano bang games sa Play Store yan. Sa amin, App Store, sa kaway-kaway sa mga Apple users. Okay. So, sabi dito, artists employ the ever-expanding powers of image manipulation. Programs and applications to create their works, kasi ito nga mga programs na to and application is it's easy to access or to download, no? Create their works which can appear in an entire range of media. So, tingin nyo class, ano mas madaling i-market? Ang digital-based art or yung contemporary art na kung saan yung traditional art na gumagamit ng literal na brush, literal na paint, literal na canvas. Ako class, mas naniniwala ako na mas madaling i-market or to show or to exhibit your art if you are using technology-based art. Why? Point number one is this. Kapag ang gamit mo is traditional art, daw saan gumagamit ka ng brush, paint, at saka totoong canvas, yung vibe para makita mo yung art na yan ay hindi kaparehas or it's not the same vibe kapag kapinicture lang mo yung art. Kasi, like for example, nag-paint ka, no? Nag-paint ka. Tapos, pag nag-paint ka dun sa yung sa traditional na canvas natin, yung sa tela, syempre para ma-post mo yan through Facebook, pipicturean mo yan. Hindi mo naman yung pwedeng ilagay ng literal sa Facebook eh. So para mailagay mo yan or para ma-showcase mo or to present your artwork, yung traditional artwork is you need to take a picture, okay? On that image, okay? Ang point dito is this. Yung vibe na nakikita mo siya ng natural, yung sabihin ng face-to-face, yung art na yan, yung vibe o yung feeling, okay, ng pagkakita mo dun sa image na yan ay kaiba doon sa picture lang na nakikita mo. Okay, iba yung vibe niyan eh. Alam ko, agree kayo dyan sa part na yan na mas maganda nakikita mo ng live and like na nakikita mo lang sa
sa social media, iba yung effect niyan. Where, kapag kaka-technology-based yan, kapag ginawa mo yung artwork mo sa computer, napakadaling i-render niyan sa computer. Tama? Ibig sabihin, kung paano mo talaga siya ginawa, ganun din mo siya makikita ng audiences, mga different audience mo. So, kaya sinasabi ito, which can appear in an entire range of media. Point number two, mas madali siyang i-market kasi ang dali niya ngang i-render sa mga different social media. Kasi rekta, computer to computer eh. No? So, from cellphone to cellphone, madali siya. Kaya sinasabi niya dito, which can appear in an entire range of media, whether as a physical output or virtual experiences. Next, what is computer or digital art? Okay? Before I start, meron tayong hinanda pa rin na video dyan. A simple explanation. What is digital art? What does digital art mean? Okay, yeah.